What's up mga kapulido? Genrix Motor Parts. Okay. Ay, kakapel lang tanghali na. Alas 12 ng tanghali. Ay, mag-alaw na na pala. Okay, ngayon ang tutorial or vlog natin ngayon ay tungkol sa panggilid. Yan, nire-refresh natin ang panggilid ngayon ni Asia. 200cc 66mm. Yan, okay, open na siya. Yan, naka-Novo crankcase ako. Ire-refresh natin yung panggilid. Mga tips para sa malinis na panggilid tsaka pag-aalaga na rin ang panggilid. So, simulan na natin ito. Nabuksan ko na siya. Inabit ko na rin yung mga bolts kasi sobrang dumi niya siya. Di na lumilit yung mga gold bolts na gold-golden. Okay, tuloy na natin ito. Magkakalas na ako. Okay, explain ko muna. Sa mga panggilid, kasi yung iba gusto nila yung mamadulo, maarangkada. Ito kasi, maarangkada na madulo ito eh. Pero naka-racing gear ako. 1539 kasi mabigat yung set. Kailangan mas mataas yung gearing. Okay. Ito yung sa maarangkada, additional ako ng washer. Magic washer. Para mas lumubog yung belt. Pag mas malubog kasi yung belt, mas mapuwersa yung arangkada niya. The same time, pagka malubog yung belt dito, dito naman mataas siya. So yan, medyo nakalabas siya. Unlike sa iba kasi, medyo nakababa. So yan, pag medyo nakababa, kulang yung arangkada. So yung iba, nagmamagic washer. So ako, dahil mabigat yung gearing ko, kailangan ko ng mas maarangkada or mas mataas na belt. Para may bigay na yung lakas na kailangan para sa gearing, gearbox. Okay. Kung titingnan nyo yung marka ng belt ng sa akin, actually lampas pa siya dito kapag ka dumulo siya. Ayan, walang marka na kung hanggang saan lang. Lumalampas pa ng konti yung belt. Nakita ko na to dati. Hanggang dito siya yung belt. Okay, so madulong-madulo siya mga kapulido. Mamaya explain natin kung bakit nangyari yun, paano nangyari. Ano kasi ito, racing na kalkal pa. Let's do this, kalasin na natin. Mga kapulido, ang gamit ko is sa mga gusto mag-DIY. Magre-refresh. Gawa ko na ito. Mas madali kasing ipanglinis yan. Tapos, gasolina yung laman. WD-40 medyo magastos tsaka malagkit. Gasolina kasi natutuyo agad. Tsaka mas malakas mamakbak ng mga grasa-grasa ang gasolina eh. Sige, kalasin na natin to. Ay makita nyo kung paano ako mag-refresh. Nain na natin yung bell ko. Stock bell lang ako. Stock bell, regroup lang. Stock lang ang baho niya. Clutch lining, spec B, stock torque drive. Tapos racing pulley lang. Yun oh. Ilang buwan ko na rin di na-refresh to. Bell, ayan. Regroup siya. Stock lang. Tayo sa ano, pulley. Base, medyo may hukay na. Dalawa magic washer. Yan, kuli ko. Simbranto, RRGS yata to, nakalimutan ko na. Nakuha ko lang sa mga kalakalakal. Okay, stock back plate. Ang bola ko, medyo nabibigatan ako ngayon sa bola, so magpapalit ako. Ang nakalagay ngayon ay straight 10. Straight 10 sila, medyo gusto kong madagdagan sa arangkada. At medyo pagigilin yung makina. Straight 10 siguro magpapalit ako, may hukay na yun iba.
Tagal na to eh. Huli kong binuksan. Siguro mag-ano ako. 8:10. Ayan, okay na okay pa. Ang racing pulley ko. Sagad oh. Sagad yung belt. Para luma na yung belt, malamang hindi na siya gaano sumasagad niya. Belt ko ito, stock. Stock belt, 5TL. Medyo pwede pa yan. Pulubi lang, walang pambiling bago. Okay. Spec B, clutch lining, lumang-luma na. Stock torque drive. 1,000 clutch spring, 1,000 center spring. Bunutin na natin to. Uy, hindi natanggal. Naipit na dahil matagal. Ayaw matanggal ah. Yun. Yun, andumi na mga kapulido. Sa pagre-refresh, check nyo itong oil seal na to. Pagka tumagas na to, tumatakas yung grasa. Tumatakas yung grasa, pumupunta sa bell. Siyempre, mabilis ang ikot nyan. Tumakas yung grasa dyan. Konting grasa lalabas. Tatalsik sa bell. Magkakaroon ng dragging or sliding. Sliding clutch. Then, titignan mo rin yung sa loob kung tumatagas. Kasi pag tumatagas yan, yung belt naman yung nalalagyan ng grasa. So kaya kung may problema to, meron kang palatandaan kung paano makita yon dito. Tignan mo yung crankcase cover. May talsik-talsik ng grasa dito. Yun mga kabarido. Itong crankcase ko, pinag-grind ko yan. Kasi kailangan ko ng mas malaking arangkada. Kaya maraming magic washer para mas angat yung belt. O, grind din sa taas. Ayan tayo. 1,000 RPM lang. Natipid sa gas. Saktong power. Arangkada. Hindi ganong gigil ang makina. Iwas sabog din yan. Secret yan. Center spring spec B 1,000. Palasin na natin to. Yun. Yun o. Oh. Ilang buwan na yan. May grasa pa rin. Good. Ang torque drive. Stock. Galin natin ha. May grasa pa rin. Pagbaguhin na natin ang grasa na ito. Yan. Kita ng kita. Pangukay. Stock, stock. Yan. Yan. Okay pa yung mga oil seal. Yan. Okay. Okay yan. Isang litrong gasolina. Magkano lang? Malilinisan niya yung buong panggilid mo. Malinis na malinis. Simulan ko na muna yung paglilinis ng tank shell. Sa mga customer ko, ganyan ginagawa ko. Maraming natutuwa ang linis daw. Ayos daw, sulit daw yung pagkakagawa. Pulido. Yun o.
napakalinis na mga kapulido, saglit na saglit lang. So ayan, yung mga piyesa ibinabad ko. Pero si clutch lining, hindi pwedeng malagyan ng langis o gasolina si clutch lining. Dudulas siya. Ayan, okay. Pinisi na natin to. Prepare lang tayong bagong lalagyan para sa mga malilinis. Lain na natin to. Yan, napakalinis niyan mga kapulido. Tapos ay Isabel. Tagal ko nandiyan binuksan tong panggilid ko eh. Mabibrate na. Male dark drive mga kapulido, yan. Sariwa pa rin kahit stock lang. Actually mas gusto ko yung stock kesa sa mga racing na torque drive. Pinag-aralan ko siya kung bakit mas gusto ko siya. Mas para sa akin mas lamang si stock. Mas matibay na, mas mabilis pa kesa racing. Inampere ko rin siya sa 4S1M na torque drive. Mas gusto ko si stock. Face ko RRGS. Pero may okay na. Uy, wala nang gas. Anong brand to? Nakalimutan ko na to. Ayun, home service ko siya. Ayaw na kumandar ng big bike. 200cc na, no? Motor start. Mga kapulido, tips lang. Maintain always refresh panggilid para maingatan. Tapos para mas sumaba yung buhay ng panggilid, tsaka hindi agad-agad nasisira yung mga pyesa. Syempre less gastos na rin yun, bawas gastos yun kasi mahal ang mga pyesa ng panggilid ng Mio natin mga kapulido. Subscribe ka na ba? Na? O hindi ka pa nakapag-subscribe, click mo na yung subscribe para ano. So yung mga slide piece ko okay pa. Alam ko bago pa to eh. Kakalagay lang. Ay hindi, hindi. Duma na pala. Pero okay pa. Gold bolts. Wala akong pambili ng gold bolts mga kapulido. So itong mga gold bolts ko na to eh, galing lang sa mga sinagbabayan sa ilang motor. Pag nakita ko may gold bolts, kukunin ko. Tatlo kong pin para sa torque drive. Ayan, buhay na buhay pa. Basta maintain refresh pang gilid. Yan, tatagal ang buhay ng mga yan. Yung iba kasi 2 years na. Tawag nito 2 years na yung Mio ko, hindi ko pinapa-refresh pang gilid. Galak na galak pa. So pagkabukas makikita niya yung gastos, mga 5,000 ganun. Yun. Always refresh pang gilid. Magkano lang yung refresh pang gilid mga kapulido? Okay, tapos na nating linisan. Actually ito nalinis ko na rin kanina, so okay na.
Okay, mga kapulito, ito. Okay na, bubuhin na natin yan. Magagrasa na tayo. Grasa torque drive. So, kami makailangan grasahan natin. Okay, inahan natin dito. Isasabihin ko lang. Yung iba kasi, pag problema nila yung kick. Ayaw bumalik nung kick. So, dito lang yun, mga kapulito. Yan. Linisin nyo lang ng gas. Tapos, sipasipahin nyo. Tapos, lagyan nyo na langis dito sa gitna tsaka itong slider nya dito para bumalik. Dapat malinis siya, mga kapulido. So, yun para sa mga kick. Ito, lalagyan ko na lang langis. Dahil langis. Ito lang naman yun eh. Yung akala nila sira na yung kick. Ayos. Nandumi ng pagkalangis ko. Pwede ba video? Pwede ba? Sipasipahin mo lang yan. Kumabalik na maayos. Lambot na sipahin. Yung iba kasi nagkakaproblema dyan. Ayaw bumalik ng kick. Kailangan hilahin mo pa. Nala nila sira na yung spring or natanggal na yung spring. Hindi. Ano lang, nangalawang lang ito. Yun, okay na siya. Pero ito, dahil replacement lang, syempre, gagasaan ko rin siya ng bago. Okay, siya, tapay na natin, bro. Okay na tayo sa crankcase cover. Nalinis ko na rin sa labas dahil puro putik to kanina. Dito tayo sa torque drive. Yan, yung grasa rin na nagpapahaba ng buhay ni torque drive. Always maintain na may grasa siya. Close muna natin. Tak lang ang baon. Balik natin yung pin. Kaya ba nagkakahukay dyan dahil di nagpapa-refresh? Nahuhukay siya. Wala na, yari na. Ay. Nakalagay na yung mga pin, grasa. Grasa na. Ako ang ginagawa ko, dinodoble ko para mas mag-penetrate yung grasa na nailagay ko na kasi may space pa sa loob yun eh. Sasara ko muna at lalaruin ko para pumasok dun sa mga space sa loob. Kaya makikita mo wala na yung grasa yun. So, nagbawas. So, pumasok sa loob. So, pangalawang beses lagi ako ulit. Magpahaba ng buhay yan. Mga yun, pagka ilang buwan pa lang nawawala yung grasa dyan, check mo na yung mga seals. Saka o-ring. Pag nawawala yan, hindi maganda yun. Hindi tatagal yung torque drive. Yun, sarado na natin yan. Okay na yan. Yan, walang tagas. Ayos. Pwedeng pwede pa to. Marami pang pupunta to. Tapos magagrasa kayo dito sa bearing. Para magtagal yung axle. Dudulas na siya, hindi na siya makapit. Pwede carburetor cleaner, malinis yun. Okay na, ibalik. Babald ako ng yung mga sira na kulay green kanina. Babaldan ko sila ng orange MTRT 9 grams.
So 9-10 siya niyan or straight 9. Straight 9 pala. Lagyan ko rin ng grasa to. Mapahaba pa rin ng buhay yan. Mga kapulito, tips lang ha. Yung iba sinasabi kasi combination daw, mas magaan yung isa, mas mabigat yung isa. Para daw sa arangkada yung magaan, sa dulo yung bigat. Parang kung iisipin mo or i-analyze mo yung paganda ng pulley, hindi ganun yun eh. So ang ibig nila bang sabihin ay pag yung magaan sa arangkada, aangat muna yung magaan sa arangkada, maiiwan yung mabigat. Hindi, di ba? Aakyat din sila sabay-sabay. So ang computation ng bola ay total of grams. Halimbawa, straight 10, di ba? Stock 60 grams. Kung gusto mong i-57 grams, syempre magko-combination ka. Hindi pwedeng straight. Babawas ka ng ina 9 grams mo yung tatlo. Pwede 57 grams yun nun. Kaya lumilitaw na or sinasabing combination para makuha yung total of grams na makuha yung butal na gramo. Hindi porke magaan yung isa na yung aakyat muna. Tapos sa dulo lang aakyat to. Hindi. Sabay-sabay silang umaakyat. Okay. Sarado na natin yan. Mas maarangkada. Kung mabigat sila lahat, mas madulo. O kahit combination, kung pagsamasamahin mo yung mga bola, kung gaano sila kabigat or gaano kagaan yung isa, kung mas magaan sila lahat, mas maarangkada. Okay, ayos na mga kaplito. Yan. Ayos na ulit ang pakiramdam ng panggilid ni Asya niya. Yung araw, laging sinusundan. Madalas ako nagre-refresh ng panggilid, nakikita ko nakabaligtad yung belt. Mali. Dapat nakaganyan. Yan yung araw. Yan. Drive pace. Okay pa yan. May hukay ng konti. Okay pa yan. Wala akong pambili. Bago nyo ikpitan, make sure na hindi naipit si belt para hindi masira. Lock. Sa kick, pinion gear. Ito pa yung isa. Kaya tumatakas yung pulley, ay drive pace ng iba, yung washer, lock washer kasi ito, baligtad. Instead na kasi ganyan nakalagay, paganyan. Concave kasi ito. Paumbok siya dito. Diyan pahukay. So dapat pa ganyan. Yung iba original may markings, may number 0. Ano dapat? Ang ginagawa ko dito para hindi na siya nag-i-sliding, ang paglilinis ko dito steel brush. Para lumabas ulit yung kulay niya. Ito yung milya. Yan, regroup. Stock, regroup. Final jetting. Okay, start muna natin. Tignan natin kung wala ng problema. Yan o, angat na angat si belt. Dahil sa magic washer. Tignan, sumasagat din siya kasi yung marka wala siyang bakante. Ayos na, napakalinis na mga kapulido. Sasarado ko na to, test drive. Ay, nag-post pa nito, ano daw diskarte pa, hindi natatanggal. Yung nakita ko, pinaglalagyan ko tornilyo. Kasi dalang tornilyo niya ni Sir. Isa lang. Na talagang tumatalsik sa daan, mawawala. Okay, may dumating tayong customer. Ayun, yung salty. Refresh pang gilid, tsaka change oil din. Test drive natin, mga kapulito. Guys, dyan lang. Dyan lang.